Good morning, Mother! Good morning! May energy naman! Oh, good morning! Nagpapatay ng langaw, marami pong langaw sa loob ng bahay. Huwag kang mag-alala, magsusukat na ng screen. Kailangan na po talaga, hindi na po pwede. Gusto sana namin yung ganyang open sana din eh, sa may kusina, open lang siya, para passing through sana yung hangin. Kasi probinsya naman po kami. Eh kaso nga, wala tayong magagawa. May malapit ng poultry. Na-mismanage nila yan. Nagbigay po ng pampatay ng langaw sa farm. Eh hindi naman kami pwede maglagay dito dahil may mga puppies po kami. Kamag-alala, konting tiis na lang, Mother. At ang ating, diba? Magkukudkud na naman ang daddy ko. Ikaw na ngayon ang taga-kudkud. Magkukudkud po siya. What's our menu, ma? Tada! Bulang lang to, mama? Bulang lang? Oo. Ay, sinagagata na lang. Ano, kalabasa day to day? Ito po, bulang lang daw. This one po, igagataan. Kaya po nagpapakudkod. Tapos, fish. Te, ano ang gagawin mo dito, Mother? Ito yung ilimot lang may patatas sa mga carrots. Ha? Basta po sa menu, si Mother po ang nasusunod. Alam nyo na po yan. Thank you. Ito po yung nakukuhang parang ampol. Sa Bicol, ampol eh. Ampol ng yung. Tukot ko rin dito kung kanina na. Yeah. Yan. Ampol ng yung. Harap. Meron siyang taste na maalala mo yung kabataan mo. Kasi nung kabataan po namin, pinag-aagawa namin to. Pag meron nito yung nyog, nag-aagawa namin magkakapatid. Dumating na po si Daddy galing farm. Hapon na. At ako'y hindi pa nakaka-prepare ng juice namin. Iniinom po namin to sa hapon. Parang ito na yung parang part ng merienda. Kasi hindi namin siya pwede inumin ng umaga. Kasi dadating siya halos lunchtime na. So, hapon talaga siya pwede inumin. At ganyan nga, wala na naman si ka-farmer. Maganda sana, andito na lahat yung iinom. Para isahang gawa lang. Yan po. Mabilis lang naman po to. This is the malunggay. Malunggay, ginagalang ko lang po yun. Ganyan lang po yan, madunggay. Tapos kunin natin yung mga dahon ng sili. Tapos nasama ko po pala yung bunga, no? Umanghang. Baka umanghang. Ito naman po, konti lang naman, hindi naman siya mahirap gawin. Pagka may time kayo, let's say umaga, prepare nyo na po siya. Tamang-tama po, pinapatrim ni Mama yung sili kasi masyado na daw mataas. Trim daw. Sabi ko, wag na muna, Mother, kasi kukunin ko yung mga gagamitin natin yung dahon for the juice. Oh. Yan din naman po ang maganda yung may mga tanim-tanim talaga. Pag sa probinsya po, no, maganda din ang province kasi talagang may konti kang lang lupa, makakapag-tanim-tanim ka na po. Kahit maliit lang yung lupa. Pero sa mga ano, pwede din po, mga paso-paso, pwede din magtanim. Diba? Hugasan ko lang po to. Yummy! In-encourage ko po kayo, kaya pinakita ko ulit na umiinom kami nito na juice. Kasi in-encourage ko po kayo na kung pwede po kayo makagawa, maganda pong iinom tayo nito. Ano to, bro? Ano to? Barley.
Nilagyan ko po ngayon ng barley. Ang sarap po kasi may pineapple juice. Banana. Maganda po yung saba. Yun ang gamitin nyo, yung saba. Kung meron kayo. Kung nasa Pilipinas po tayo, make use of the saba. Kahapon po kasi wala kaming saba. Pero kung may saba kayo, makukuha. Saba po maganda. Maganda. Tapos kung coconut water, maganda din. Kung meron lang po. Kung wala, gaya nito, pineapple juice po nilagay ko. Pwede kayong maglagay ng mangga. Pwede, kung ano pong season ng fruits, pwede nyong gamitin. Para lang maano yung lasa ng gulay. Pero masarap po siya eh. Nilalagyan ko ng honey. I make use of our honey. Kasi meron pa naman po eh. At may parating naman po. Magpapadala ulit yung aking sister. Galing daw po sila sa parang honey museum. Madami daw silang binili. Siyempre, kasama kami doon. Alam po nila na ano, I love honey. Na ginagamit ko po yung honey talaga dito sa bahay. Tapos ginagamit ko nga po sa medicine. Maganda po ang honey. Ang dami niyang uses. Dami uses ng honey. Pwede niyong gamitin sa balat niyo. Pwede gamitin sa mga... Basta madami po siyang gamit. Minsan itatalakayin natin yung honey. Pagka lang basta may malunggay po, huwag niyong patagalin. Pag nag mga ilang minutes na siya, let's say, siguro 15 minutes, parang may sting-sting na siya. Kaya maganda po paka-blend, inumin nyo agad. Pagka po yun ay fresh malunggay. Yun. Maganda po ang ganitong juices kasi overall health po natin, natutubunan niya. Ngayon po talaga nagko-concentrate ako sa eyes ko. Kaya gaya po kanina, ang ulam namin ay tamang-tama is the kalabasa. Kalabasa po madami din, beta-carotene rich talaga siya, yung squash. Magandang araw po. Sana po tayo nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Today po, pag-usapan natin yung about sa paano natin mapoprotektahan yung ating mata. Paano natin mapapanatili na healthy yung ating mata. Ako po ay isa sa mga regrets ko talaga is hindi ko po talaga napagtuunan ng pansin yung mata ko. Kasi growing up, kung hindi po ako nagkakamali, parang first year high school pa lang po, may eyeglass na ako. Kaya, pagka ganun po, as you grow old, pataas, tumataas-taas na po yung grado ng mata. Ang sa akin po, nearsighted ako. Far sight, I need to wear my eyeglasses. Yun po. Kaya, kumbaga, hindi ko pa po nare-realize noon na dapat pala noon pa lang ay nag-take care na ako ng mata ko. Tapos nag-farming po ako for ilang years na syempre parating may araw. Yun. Kaya isa po sa talagang kung kayo'y parating na-expose sa sunlight, might as well always wear your sunglasses. Although nag-wear po ako ng sunglasses, pero hindi talaga araw-araw noon, di pa ako nakakapag-wear ng sunglasses. Yun ang naging problem ko. Tapos, syempre, sisingilin ka pagdating ng panahon. Ako po'y maagang siningil kasi genetically, both side, kina mama at kina papa, pareho may problema sa mata. Ibig kong sabihin, si papa may katarata, si mama may katarata. Si Ingkong, father ni mother, talagang ano po, naalala ko yun talagang ang kapal ng eyeglasses niya. Yun. Kaya talagang kami, genetically, medyo problema na talaga yung eyes. Tapos, ito pa nga, hindi ko pa siya gaanong na-take care. Yun. Kaya ngayon, sinisingil-singil. Although yung sa akin po, yung right talaga, medyo malabo-labo na talaga. Pero yung left, okay pa. Pagka ginanyan mo, medyo cloudy kaunti. Ito, malinaw pa. Kaya lang syempre, pag malayo, cloudy, kasi talagang far sight yung sira ko. Pero pag both eyes, ginamit ko, malinaw pa siya.
So sabi ko, may pag-asa pa. Hindi pa naman siya andun sa sa grabing malala. Kaya ngayon po, nagkukumahog si ate. Kumbaga sa ano, sa race, eh nagpipilit ka ngayong tumakbo ng mabilis para ka makaabot dun sa dulo na sana hindi ako umabot sa operasyon. Isa po sa pinaka-importante sa ating mata is the vitamin A. Yung vitamin A na beta-carotene na makukuha natin sa green leafy vegetables, sa mga carrots, squash, yan po, mayayaman siya. Anything na orangey, reddish, yan, matataas po ang beta-carotene niya. Dark green leafy vegetables, tsaka yung mga gaya po ng mga violet. Yung nagba-violet ang leaves, tsaka yung gaya ng ating talong. Maganda din po yan. May dalawa tayong kailangan na kailangan. Lutein and zeaxanthin na tinatawag. Yun pong dalawang yun. Yung sa light po, sila yung nagpo-protekta ng mata natin. Yung mga sun rays, tapos kung ano-anong mga silaw na nakikita natin, sila po yung nagpo-protekta ng mata natin. Kaya kailangan natin siya. Yun po makukuha natin yun sa mga green leafy vegetables. Si lutein, si malunggay ay napakataas. Kahit lutuin mo siya, mataas pa rin ang kanyang lutein. Meron din po siyang zeaxanthin, si malunggay. Pero mas mataas po ang zeaxanthin ng corn. The problem with corn is the GMO. Yun. Pero kung makakakuha tayong mga native corn, maganda sana. Pero napakahirap pong humanap. Kahit ako po'y hirap na hirap sa ganyan. I wish yung mga may makakapanood nito, tapos kung meron kayong mga native corn, yun, maganda po mag-produce kayo nun. Kaya lang nga, actually, ang production ng corn talaga, kaya nila yan ginawang GMO, is the pest kasi. Inuud po yan talaga. Kaya, ginawa nilang GMO. Well, wala tayong magagawa. Naandyan na siya. So, hanap na lang tayo ng iba pang source ng zeaxanthin. Meron naman po yun sa mga, yung five gulay natin, mataas po ang ano, carotenoids nun na tinatawag. Kaya, yun po, swak talaga yun sa ice. Para sa akin po yung limang gulay natin. Tapos, you can, kung wala kayo sa Pilipinas, hanap po kayo ng mga, basta, green leafy vegetables, yung medyo nagbabiolet, yan, magaganda po yan. Magaganda siya sa ice. Tapos yung squash, basta nag-o-orange, yun, matataas ang vitamin A niyan. Tapos, yung mga broccoli, yan, magaganda po yan. Yung spinach po, very good din. Kung wala kayo yung, bawa, kung nasa ibang bansa po kayo, pwede yung spinach. Pwede nyo siyang gawing juice, yung spinach. Kasi, ang spinach po, mataas din talaga ang kanyang lutein. Kailangan din ng vitamin E ng mata natin. Tatandaan nyo po yung ACE, A-C-E. Yun, lahat ng matataas po na ACE na pagkain, maganda po yun sa mata natin. Kailangan natin ng vitamin A, vitamin C, vitamin E sa mata natin. Kasi yung vitamin C po, ito po ay collagen, may collagen siya, yung sa mata. Kaya kailangan niya ng collagen. Para makapag-produce ng collagen ang katawan, kailangan natin ng vitamin C. So, eat your fruits, combination of fruits and vegetables. Doon po natin talaga mapoprotektahan yung eyes natin. Yung green leafy vegetables natin, kasama na po doon yung collagen. Yung ating vitamin C, makukuha na po natin doon sa limang gulay natin. Mataas po ang mga vitamin C noon. Yun. Kaya nga po yung five na gulay sana talagang maganda yun. Yung combination noon, maganda po yun. Overall health, kaya niyang protektahan yung lahat ng organs ng katawan natin. Mapapanatili niyang maayos. Tapos, magdadagdag na lang tayo. Let's say, kailangan mo ng sa ice, hindi kain ka po ng marami-raming squash. Tapos, kain po kayo ng carrots, maraming carrots. Kung masasama nyo sa juice yung carrots, pwede din po yun, di ba po?
Ang alternative po, para maging gamot mo nga siya, you have to take it talaga parate. Kung pwede araw-araw, mas maganda. Ang sa akin po, pinakamabilis na talaga is juicing. Gaya po ni Daddy, hindi siya magaling sa vegetables. Pero pagka binigyan mo po siya, tutunggain niya lang yun, lalo na pag nilagyan mo siyang fruits, nilagyan mo siya ng honey, eh matamis eh, sweet tooth eh. E di niya po nalalasahan si vegetables. Yung mga nakapag-try na po ng 5 na gulay na nilalagyan ng saging, honey, marirealize niyo po masarap siya. Yun nga lang, may effort na kaunti. Diba po? You can do this every day. Mas maganda po. Kahit once a day lang. Kasi tayo naman ay prevention pa rin tayo. Hindi pa naman tayo talaga yung andun sa may malalang sakit. Pero sabi ko nga, kung may malala na kayong sakit, go for 3 times a day. Kasi talagang kahit pa unti-unti, yung 3 times a day, kahit pa one cup lang. Sa mga medyo may malala ng sakit. Kasi po, makakatulong sa inyo, mabuboost talaga yung strength nyo. Tapos, papansin nyo po yun, ibang pakiramdam, pagkaparati nyo ng iniinom. Tapos, eggs is very good. Maganda din po yun sa mata natin. Eggs. Yogurt, maganda din po. Then, we have to eat our fish. Kasi omega-3 po. Omega-3 fatty acid. Tapos, kung vegan kayo, flaxseed po. Yun po, sana kahit pa paano makatulong. Shout out time po! Happy birthday po kay Daisy Del Mundo of Paharang East Batangas from the Villena family. Tapos po kay Ate Crising at Kuya Billy at sa mga Sangin and Sikat and Romero family from Ma'am Chona Sangin of Cupang Arayat. Ma'am Chona, thank you for watching. Malapit lang po tayo kung andito po kayo sa Pilipinas. Ayan, ang gugulo po ng dog na. Nandito po lahat. Nandito sa kwarto. Ginugulo ako. Yun. Maraming salamat po sa patuloy na at least kahit pa paano, this channel is a little, nag-grow po kahit pa paano. And I'm happy pagka nakakarinig po ako or I'm so happy po pagka yung may nagko-comment na I'm doing this already, na nagde-detox na tinatry yung ating mga advices. Kasi po, ito naman po talaga yung aming purpose of this channel. I'm not expecting a lot kasi po, ang tao hanggat wala pang sakit, hindi talaga tayo masyadong tinitake care yung sarili. Pero, para sa akin po, may mali yun. Mali po yun. Still, prevention is better than cure. Yun po ang akin. Na-realize ko yun kay Papa na talaga po talagang ang tao, kailangan mo talagang maging kahit pa paano, may disiplina ka sa sarili mo. If you really wanted to live life, na pag sa dulo po ng buhay natin, wala tayong gaanong problema sa health. Bakit po? Maganda po kung ma-enjoy natin yung fruit of our labor na tinatawag. Yung pong nakapagpalaki ka ng anak, tapos makita mo yung mga apo mo, di ba po, na makakain mo yung gusto mo. Kasi wala ka nang gaanong problema, kasi nag-labor ka naman, lalo na po't nakapag-prepare ka naman sa buhay mo, na napaaral mo yung mga anak mo. Tapos syempre po, pagka ganyan pong napagtuunan mo naman ng maayos yung family mo, talagang pag sa dulo po, yung mga anak, hindi po magpapabaya sa magulang. Yun po. Kaya po, it's maganda po talaga, ngayon pa lang, ganitong age natin. Kailangan natin i-prepare din yung sarili natin, yung health natin. Sabi ko nga, parati ko po itong sinasabi yung ngayon pa lang, i-lessen nyo na yung salt nyo. Dahan-dahan yung mga nagluluto, bawasan na yung alat. Kasi yun po ay kalaban ng puso. Tapos po, yung mantika, pag nagpiprito, huwag masyadong madami, konti-konti lang.
Tapos kung malalagyan nyo ng mga achwete or luyang dilaw, yung oil nyo, ginger, maganda. Mapapansin nyo po yun si Mother pag nagpiprito parating may ginger, tapos nilalagyan namin ng achwete oil or luyang dilaw. Kasi nga, kailangan natin ng good oil sa katawan natin. Tapos, gamit po kayo ng mga lesser evil na oil like coconut. Sa atin naman, nasa Pilipinas, coconut oil. Pili po kayong coconut oil. Tapos, yun nga kung para sa akin, if you can drink your daily detox na turmeric, kahit lang pulong yung luyang dilaw plus pepper, do it. Kasi, mabilis lang po i-prepare yun. Meron po tayong vlog noon about yung daily detox made easy. Napakabilis lang po yun. Hindi nyo kailangan magpakulo. All you need is luyang dilaw, pepper, at hot water. Yun. Kapag daily detox po kayo. Importante po yun. Para sa akin, very important. Kasi yung toxins, hindi, kumbaga na, di-detox natin yung sarili natin, paunti-unti. Diba po? Ang kukulit ng mga dog, chuchubo, shishi. Yun. Tapos, wait lang po. Yun, bye-bye. Ang kulit. Na. Kulit po. Ano? Ito po sana ang channel na to ay makapagbigay ng kahit kaunting inspirasyon. Si Mama po ang parati kong ginagawang inspirasyon sa aming family. Siya po ang inspiration namin talaga pagdating sa health. Kasi talagang siya po ay masigasig uminom ng tea. Siya po talaga yung nag-introduce ng tea sa amin. Yung tsa-tsa na yan, yung laga-laga. Siya po talaga yung napakasipag niya kahit noon pa. Yun. Tapos, kung sa food naman, siya din talaga. Kasi siya po ang nagluluto. Hindi mo naman mapapakailaman yung menu. Nakakatuwa po si Mother. Kaya yung mga bago po sa vlog, sabi niya, yung nanay lang parati ang nagluluto, ganyan-ganyan. Alam ko po, mababa siya kapag dating ng panahon. Sabihin, puro na lang kasi ang nanay mo ang nagpe-prepare. Di po kasi nila alam. Pero kung susuyurin po nila ang vlog, malalaman nila, si Mother talaga, Mother is calling all the shots when it comes to the kitchen. Sa menu po, siya lahat talaga. Papansin niyo po yun, kahit magsasuggest kami, sasabihin niya, kung ano pa rin ang gusto niya, yun pa rin ang masusunod. Kasi nga po, pinagbibigyan namin siya kasi, syempre po matanda na, kung anong gustong kainin, go kami. Ganun po yun. Kami naman eh, sanay na sa cooking ni Mother, kaya kung ano po ang hiyain niya, masarap po yun sa amin. Yun. Thank you po for watching. Maraming salamat po. Kain po tayo. Please like, subscribe, push that notification bell, and share. Maraming salamat po. To God be the glory.